Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video at ang tatalakayin natin dito ay ang pagbabalik ng isa sa mga paborito nating anime na Hunter x Hunter o Hunter x Hunter. Isang maikling video lang ito para maipakita sa inyo kung bakit nga ba nagdidiwang ang mga Hunter x Hunter fans ngayon, lalo na dito sa Pinas. Pero bago tayo mapunta sa ating pag-uusapan ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit ang bell para ma-update sa mga gantong video na ma-upload natin dito sa ating channel. Mag-upload na ulit ako ng mga update patungkol nga sa Hunter x Hunter. Okay, tumungo na tayo sa ating topic at ano nga ba ang mga magandang balita sa anime na ito. Let's go! Okay mga katambay, sa mga di nakakaalam, ang una sa mga na-upload ko na mga video dito sa aking channel ay patungkol nga sa anime na Hunter x Hunter. Isa sa mga paborito kong anime simula nung bata pa ako. Kasunod nito ang One Piece at Naruto. Di naman maikakaila na napakaganda ng kwento ng series na to, kaya di lang ako ang nahuhumaling dito, lalong-lalo na sa mga batang 90s. Ay nako, napakasikat na ito para sa kanila. Sa loob ng halos 4 na taon, nahinto ang anime na Hunter x Hunter dahil nga medyo napahinga din si Togashi Sensei at nawala ng pag-asa ang ilan sa mga fans nito. Pero hindi pa din nawala ang pagkahibang ng ilan. Isa na ako doon dahil nanonood pa din ako ng mga episode ng Hunter x Hunter at nagbabasa pa din ng manga. Kahit na paulit-ulit na, pero nitong nagdaang araw may nag-tweet na isang account na makikita din natin dito na may illustration at anino ng pamilyar sa atin. At ito'y walang iba kung hindi si Togashi Sensei. Nasabi sa tweet na 4 na chapter na lang daw muna sa ngayon. Kung iintindihin natin yung sinabi sa tweet, ay yung araw na yon parang naka-apat na siya na chapter, o sabihin na natin na 4 na chapter na lang para makasampu na siya. May number din na nakalagay dun sa tabi ng illustration na 6 kasi nga mga katambay, kaya nasabi ko na 10 yung gagawin ni Togashi Sensei. Ay ito yung mga reserba niya kung magre-release siya ng mga manga chapter sa public. Ito din yung patakaran sa mga company na nagre-release ng manga. Ang pagkakaalam ko, bago ka mag-release ng chapter ay dapat may mga chapter na naka-reserve at yung 10 na yan ay para sa 2 buwan na magdadaan dahil 1 linggo, 1 chapter. Alam naman natin yan. Pero ayun nga, nasabi sa tweet na nakita natin na gumagawa na ulit si Togashi Sensei. Paano na-confirm na si Togashi Sensei ito? Ang nagsabi nito ay ang may akda ng isa din sa paborito kong anime na One Punch Man na si Yusuke Murata. Nasabi nito na si Togashi Sensei daw talaga yon. At tinawagan pa sila para nga sabihin na legit yung account. Nagdiwang ang mga fans ng anime na to, lalo na ang mga nasa Pinas, dahil isa ang Pilipinas sa mga nagmamahal sa anime na to dahil magbabalik na ang isa sa mga legendary anime ng kabataan natin. Ang tagal din na hinto ng chapter na to na nasa 390 at nasa Succession War arc, ang isa sa mga pinakamagandang arc ng series dahil may action at investigation ang nangyayari sa arc na to. At syempre ang inaabangan natin na Dark Continent na kasunod nga ng arc na Succession War, kaya mas nakaka-excite ang mga susunod na mga mangyayari. Dahil tinatapos na lang ni Togashi Sensei ang ilan sa mga chapter na magkukompleto dun sa i-release niya sa public. Sana ay magpatuloy pa ang paggawa ni Togashi Sensei ng mga chapter dahil ito na yon. Ito ang legit na balita patungkol sa Hunter x Hunter. Napakadaming dumaan na balita na magbabalik na daw yung Hunter x Hunter, pero wala until netong balita na si Togashi mismo ang nag-make a move. Na tuloy na tong anime na to, kaya abang-abang na lang tayo ng mga update kung kailan ang release ng chapter na makikita nyo naman dito sa ating channel. Okay, salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out!